Tayong mga tao ay gaya rin ng kalikasan. At tulad ng panahon, ang ating mga damdamin ay pabago-bago rin. Ito ay buhat sa ating sitwasyon, mga pangyayari na pinagdaanan o kinakaharap, at mga karanasan sa ating kapwa. Ikaw ba, chikiting? Kumusta ka? Anong nararamdaman mo ngayon? Tunghayan natin ngayong araw ang kwento ni Tonyo. Tara na't makinig at matuto sa isa na namang kwento na pupukaw sa ating damdamin. Ako si Ate Janelle at sasamahan ko kayo sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting! Ang programang ito ay handog ng Vibal Group Incorporated at ng Chikiting Books. Bilang ang mga bata ay musmos pa lamang, natural sa kanila ang maging maramdamin. Kaya naman, mahalaga na ating maunawaan ang kanilang pinanggagalingan. Alamin natin ang nangyari ng magtampo si Tonyo. Kwento ni Danilo Niño Calalang at guhit ni Joyce Melegrito. Isang araw, dahil sawa na sa kanyang mga laruan, kinuha ni Tonyo ang manika ng kanyang ate Lala para paglaruan. Ngunit hindi sinasadyang naputol ni Tonyo ang ulo nito. Lagot ako kay ate Lala nito. Takot na sabi ni Tonyo. Pagkarating ni Lala, nakita nito ang manika. Anong ginawa mo sa paborito kong manika? Hindi ko sinasadya, ate. Pagtatangkol ni Tonyo sa sarili. Tinawag ni Lala ang kanilang magulang at sinabi ang nangyari. Tonyo, bakit ba napakatikas ng ulo mo? Sabi ng kanilang ina. Hindi ba sinabi na sa'yo na huwag mong gagalawin ang hindi sa'yo? Sabi naman ng kanilang ama. Hindi ko po talaga sinasadya. Mangiyak-ngiyak na tugon ni Tonyo. Huwag ka lang papasok sa kwarto ko. Huling sabi ni Lala. Malungkot na lumabas si Tonyo ng kanilang bahay. Napatingin siya sa mga puno sa paligid. Sana naging puno na lang ako na walang pakiramdam. Sabi ni Tonyo. At kumaway ang mga sanga ng mga puno. Isang paru-paro ang dumapo sa bulaklak malapit kay Tonyo. O sana naging paru-paro na lang ako para malayang makipaglaro sa mga bulaklak. At lumipad ang paru-paro palibot sa hardin. Patuloy na naglakad si Tonyo. Nang mapagod, naupo siya sa isang bato. Sana naging bato na lang ako, hindi nabibigatan o nasasaktan. At naramdaman ni Tonyo ang init na nagmumula sa batong kinauupuan. Habang nakaupo sa bato, naramdaman na ni Tonyo ang gutom at pagod. Tumingala siya at napansin ang mga ulap. Sana naging ulap na lang ako, malayo sa sigaw ng mga tao. At nagsimulang pumatak ang ulan. Nagpatuloy sa paglakad si Tonyo hanggang sa marating niya ang Pampang. Sana naging dagat na lang ako. Masayang makikipaglaro sa akin ang mga isda. At umahon ang malaking alon paakyat sa Pampang. Palubog na ang araw at dumilim na rin ang paligid. Naglakad si Tonyo pauwi sa kanilang bahay. Nakita niya ang dagat na nagngangalit. Nakita rin niya ang maitim na ulap. Napansin niyang basa ang batong inupuan niya kanina. Wala na rin siyang makitang kahit isang paru-paro. Nakalupay-pay na ang mga sanga ng mga puno dahil sa lakas ng hangin at ulan. Basang-basa si Tonyo nang makauwi sa kanilang bahay. Pagpasok sa bahay ay sinalubong siya ng yakap ng kanyang tatay.
Nang makita siya ng kanyang nanay ay kumuha naman ito ng tuwalya. Saan ka ba nang galing, Tonyo? Tanong ng kanyang tatay. Kanina pa kami nag-aalala ng papa mo. Sabi naman ng kanyang nanay sabay punas ng tuwalya kay Tonyo. Tonyo, pasensya ka na kung nagalit ako sa'yo kanina. Sabi ni Lala. Sorry po, ate. Sorry po, mama at papa. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Tonyo ang kanyang pamilya. Tumila ang ulan sa gabi. Napuno ng tala ang langit. Nakadungaw si Tonyo sa bintana at napangiti. Nang antukin, natulog na si Tonyo. Pumasok sa kwarto ang kanyang nanay at tumabi sa kanya. Niyakap niya si Tonyo hanggang makatulog na rin ito. Napabulong ang pinakamaningning na tala sa langit. Kay palad mo, Tonyo, sa iyong mapagmahal na pamilya. Anong masasabi niyo sa ating kwento, mga chikiting? Paano nga ba ang tamang pagtatama ng mga pagkakamali? Madalas, ang mga bata ay nakararanas ng kalungkutan tuwing sila ay napagsasabihan o napapagalitan kapag sila ay may nagawang pagkakamali. Tandaan na maging ang mga nakatatanda ay nagkakamali rin. Ang komunikasyon at maayos na pakikipag-usap ay mainam na solusyon upang maayos ang mga di pagkakaunawaan. Chikiting, kung sakaling ikaw ay may kapatid, kalaro o kaibigan na nagtampo, paano nga ba natin sila aaluin o mapapagaan ang kanilang kalooban? Samahan sila. Ang pagdamay ay malaking tulong para maigsan ang kanilang lungkot. Makatutulong din ang paghaplos o pagyakap upang pakalmahin sila. Libangin sila! Yayain sila sa kahit anong pisikal na aktibidad gaya ng paglalakad, pamamasyal o paggawa ng mga likhang kamay. Makatutulong ito upang mabawasan ang bigat na kanilang nararamdaman. Pag-usapan ito! Mahalagang mabigyan sila ng pagkakataong ihayag ang kanilang nararamdaman. Kung sila ay handa na makipag-usap, makinig nang hindi sila hinuhusgahan. Nang sa gayon ay mabawasan ang kanilang pagkabalisa. Ayos ba, mga chikiting? O mga chikiting, bago tayo magpaalam, magkakaroon muna tayo ng kaunting pagsasanay. May bagong laruan si Tonyo! Pagdugtong-dugtongin ang mga tuldok upang malaman kung ano ang laruang ito. Ikaw, chikiting, ano ang paborito mong laruan? Iguhit mo ito at kulayan. Salamat sa inyong pagsama at panonood, mga chikiting! Muli, ako si Ate Janelle. Kita-kit sa susunod na linggo para sa isa na namang episode ng Mga Kwentong Chikiting!